Magandang araw mga mag-aral. Ngayong araw nito ay matatalakay natin ang isang maikling kwento mula sa Egypt na isinulat ni Mohamed Makhangi na salin sa Pilipino ni Catherine Olivar na may pamagat na Maindayog na Pansasanay. Sa pamagat pa lamang ay mababanaag na natin kung ano ang itatakbo ng istoryang ito. Pero bago tayo tuluyang dumako sa pinahang kwento ay talakayin muna natin at alamin natin kung sino nga ba ang sumulat nito. Si Mohamed Makhangi. Si Mohamed Makhangi ay isang batang doktor mula sa Egypt. Nag-aral siya sa Kyiv, Ukraine nang sumabog ang nuclear plant ng Chernobyl noong 1986. At dahil nga sa trahedyang iyon, ay nakasulat siya ng kanyang aklat na pinamagatang Memories of a Meltdown at isa bilang isang saksi at isang tagapaglabas. Doon nga, nakasulat siya ng ganong aklat dahil nga isa siya sa saksi sa pagsabog ng nuclear plant. At matapos ang ilang taon ay bilang pagiging isang doktor ay nagpalit siya ng karera at naging isa siyang mamamahayag at manunulat. Nakapaglathala siya ng ilang koleksyon ng maikling kwento. At dun nga, pagkatapos siyang maging isang doktor, dun na nga nag-start na o nagsimula na iyong pagiging niyang isang manunulat. At marami siyang mga nasulat ng mga akdang pampanitikan at meron siyang mga koleksyon ng maikling kwento. At ang ating mababasa ngayong araw na nasulat ni Mohamed Makhangi ay isang maikling kwento. Na pinahang sikat na maikling kwentong kanyang nasulat. Pero bago yan, dahil ay dumako sa maikling kwentong na isulat ni Mohamed Makhangi, ay alamin muna natin at magbalik-aral tayo kung ano nga ba pag sinabing maikling kwento. Ayon kay Edgar Allan Poe, ang pinaguyang ama ng maikling kwento, ang maikling kwento daw ay isang akdang pampanitikang likha ng guni-guni at bungang isip na hango sa isang tunay na buhay. So kung mapapansin natin yung sinabi nga ni Edgar Allan Poe about dun sa maikling kwento, okay, maaring masabi natin siya ay likhang isip lamang ng manunulat, pero ang lahat ng to, hindi naman nila masusulat yung mga pangyayari yun kung hindi nila ito naranasan sa tunay na buhay. So maaaring daw ang mga maikling kwento ay hango din sa isang tunay na buhay. Maaaring hindi makapagsulat yung mga mga manunulat ng kanilang sariling maikling kwento kung wala silang enough knowledge or hindi nila naranasan yung ganong mga pangyayari. At sinasabing dito ang maikling kwento ay nababasa sa isang tagpuan, nakapupukaw ng damdamin, at mabisang nakapagkikintal ng diwa o damdaming may kaisahan. So dito nga, makikita natin nakaiba siya, lalo na doon sa nobela, na kung saan ang nobela ay merong iba't ibang pagpo, na kung saan may iba't ibang mga senaryo. Samantalang dito sa maikling kwento ay may isa lamang itong tagpuan, na kung saan katulad din ng mga ibang hakdang pampanitikan, nakakapukaw siya ng mga damdamin ng mga mambabasa, at mabisang nakapagkikintal ng diwa o damdaming may kaisahan. So lahat nga naman ng akdang pampanitikan ay isa din nga ang maikling kwento doon na may mapupulot tayong aral nakikintal sa isipan ng bawat mambabasa. So yun lang naman isang purpose ng mga akdang pampanitikan, makapagbigay tayo ng aral na mapupulot ng mga mambabasa mula dito. So ngayon, bago tayo tuloy dumako, alamin natin muna ang siyam na uri ng maikling kwento. Una, kwento ng tauhan. Ikalawa, kwento ng katutubong kulay. Ikatlo, kwento ng kababalaghan. Ikaapat, kwentong bayan. Ikalima, kwento ng katatakutan. Ikaanim, kwento ng madulang pangyayari. Ikapito, kwento ng psikolohika. Ikawalo, kwento ng pakikipagsapalaran at ikasiyam ay ang kwento ng katotohanan. Ngayon ay isa-isay natin upang lubos nating maunawaan kung ano nga ba ang bawat isang ito. Unahin natin ang kwento ng tauhan. Kung sinabing kwento ng tauhan, ito ay nilalarawan
ang mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ng pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa. So dito nga sa kwento ng tauhan, mas nakapokus siya mismo doon sa mga tauhan, yung mga kaugalian ng isang tauhan na nagaganap or ginaganapan na nila sa loob ng isang kwento or sa buong kwento. At dito nga sa pamamagitan nito, mas maunawaan ng mga mambabasa kung ano nga ba yung kaugalian or mga ikinikilos ng bawat tauhan doon sa kwento. So more on focus siya sa mga tauhan pag sinabi natin kwento ng tauhan. Ikalawa ay ang kwento ng katutubong kulay. Sinasabi dito, binibigyan diin ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan ang uri ng pangbuhay at hanap buhay ng mga tao sa nasabing pook. So nga, sinasabi nga katutubong kulay na doon sa word, yung word na katutubong kulay. So dito, mas dinidiin na binibigyang focus dito. Pag sinabing kwento ng katutubong kulay ay yung mga paraan ng pananamit ng mga tauhan. So pagkat siya ipapasok sa katutubong kulay, so ano nga ba yung mga kasuotan ng unang panahon na yon, yung uri ng pangbuhay ng mga tauhan at yung hanap buhay ng mga tauhan, particularly doon sa mga pook na inilalarawan doon mismo sa maikling kwento. Next, kwento ng kababalagan. Dito naman, sinasabing pinag-uusapan ng mga salaysay hindi kapanipaniwala. So, hindi naman nalingid sa inyong kaalaman pag sinabing kababalaghan. Ito yung mga kwento o hakahakan na wala namang pruweba or katotohanan. So, siya ay hindi kapanipaniwala or mga inventong mga kwento na kung saan tayo ay natatakot tayo sa mga ganong kwento. Next ay kwentong bayan. Nilalahad ang mga kwentong pinag-usapan sa kasalukuyan ng buong bayan. Dito nga nailalahad yung mga kwento noong doon sa particular na bayan, yung mga kwento-kwento bayan, kung ano-ano ba yun. Minsan, maaring ito din yung pinagmula ng mga bagay-bagay doon mismo or particularly doon sa bayan na pinagmulan noong kwento. Okay, next, ito ay kwento ng katatukutan. Mga pangyaring kasindak-sindak. So, yun nga, nandun yung word na katatakutan or takot. So, ito ay mga pangyaring kinasisindikan ng mga mambabasa. Kasi may ibang mga mambabasa na mas okay sa kanila yung mga ganitong kwento sapagkat mas may iba't iba kasi tayo ng kagustuhan or paano tayo malibang. Nasa atin yung kung paano natin ililibang yung sarili natin or kung saan tayo mas prefer magbasa or anong kwento or anong uri ng maikling kwento yung ating babasahin. Next ay kwento ng madulang pangyayari. Binibigyan diin ang mga kapanapanabik at mahalagang pangyayari na nakapagpapaiba o nakapagpabago sa tauhan. So dito nakapokus naman mismo is dun sa mga banghay na kung saan yung mga pangyayari, ano nga ba yung naging dahilan ng pangyayari kung bakit nagkaganon o nag-iba yung tauhan. So nakapokus siya sa mga pangyayari mismo. Kwento ng psikologika. Ipinadarama sa mga mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari at kalagayan. Ito ang uri ng maikling kwentong bihirang isulat sapagkat may kahirapan ang paglalarawan ng kaisipan. So dito nga sinasabing sa siyam na uri ng maikling kwento, ito yung hindi bihirang isulat ng mga ng mga manunulat dahil nga nagtataglay ito ng kahirapan sa paglalarawan ng kaisipan paano buuhin yung mismong kwentong ito. Okay, kwento ng pakikipagsapalaran. Ito ay nasa balangas ng pangyayari ang interes ng kwento. Diba doon sa mga part na
yung tauhan ay paano niya harapin yung mga suliranin na kanyang nararanasan. So dito magkakaroon ng interest yung mga mambabasa dun sa bawat pangyayari na kung saan yung pangunahing tauhan ay makikipagsapalaran doon sa kanyang sa mga niyang mga suliranin at doon sa mga tauhan o mga kontrabida doon sa kwento. Next at ang huli ay ang kwento ng katatawanan. Doon yung word na kasiyahan nga or nakakatawa. So ito nga ay nandun yung nagbibigay aliw at nagpapasay sa mga mambabasa. Kasi may mga mambabasa na nagiging libangan nila yung pagbabasa ng mga kwento ng katatawanan upang makakuha din ng kasiyahan mula doon. At yun po yung siyam na uri ng maikling kwento. Ngayon, ay dumako na tayo sa mismong laman or doon sa mismong kwento ng maindayog na pagsasanay. Na kwento ni Mohammed Makhangi mula sa Egypt, Ukraine, nasalin sa Pilipino ni Catherine Olivar. Sinimulan niya ito dito. Ilang araw matapos tanggalin ang curfew mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, nakaramdam ng kapaguran ng isang normal na mag-anak. Kumpleto ang lahat ng gamit na kailangan nila sa oras na sakuna. Pagkain, tubig, mga gamot. Naroon na rin mga gamit panlibang katulad ng babasahin, telebisyon, at internet. May landline at telepono ang bawat isa. So doon sa panimula or sa simula ng maikling kwentong ito, inilarawan agad na meron niyang sinusunod or may curfew at dahil nawalan nga na yung or natanggal na yung curfew doon sa kanilang bayan ay naharamdam sila inilarawan doon na merong isang mag-anak. Nakasaan ay kumpleto yung mga gamit na kinakailangan nila kasi nga maaring may mga sakuna or kung may sakuna mang darating ay handa sila sapagkat meron sila mga pagkain, tubig at mga gamot na maaring nilang magamit. At hindi rin sila malulungkot dahil merong mga nakahandang mga kagamitan sa napanlibang tulad nga ng mga binanggit, babasahin, television, at internet. Pero sa kabila ng mga ito, nakararamdam pa rin ng pagkabagot ang mag-anak. Pakiramdam nila, nakatira sila sa isang malawak na piitan. Malawak nga pero kulungan pa rin. So yun nga, kahit nga daw handa sila, may mga kagamitan, ay mababanaag pa rin sa kanila o dun sa mga mag-anak na sila ay nababagod pa rin dahil nga kahit na nga malawak yung natitirahan nila, parang sila ay nasukulungan kasi nga hindi sila nakakalabas ng kanilang bahay. Makalipas ng ilang araw, napapansin nilang unti-unting bumibigat ang kanilang timbang. Sa patuloy na pagdaan ng mga panahon, mas nararamdaman nilang nadaragdagan ang kanilang timbang. So dito sa part na to, makikita na o pinakita na noong may akda yung maaaring magisuliranin ng mga pangunahing tauhan, which is yun nga, unti-unti na silang bumibigat. So ano nga ba kaya yung gagawin nila na solusyon para dito sa ganitong klaseng suliranin? Walang kung anumang libangan ang nakapagpaligaya ng kalooban nila. Dagdag pa rito ang hindi makamayaw ng mga putok. Ayun. Mga putok ng baril at pagsabog na nag-iiwan sa kanilang mga isipan ng kung ano-anong karumal-dumal na mga imahe. So yun, dahil sa pagkabagot nga din nila, ayun, nakakaramdam sila
at natatakot dahil nga sa sunod-sunod na pagputok ng baril na naiiwan sa kanilang isipan. Nagbigay ng iba't ibang mungkahi ang mag-anak para maiwasan ang patuloy nilang pagtaba at maibsan ang kanilang kalungkutan. So yun nga yung dalawang sulira, yung pagiging malungkot nila at pagtaas ng kanilang timbang. So dahil nga sa pamamagitan na yun, nagkaroon sila ng brainstorming na kung saan nagbigay sila ng mga mungkahi o suggestion para solusyonan yung problema na kanilang kinakarap o yung suliran nila. Mula sa lahat ng ito, ang suhestiyon ng ama ang nanalo. Dahil atleta noong kabataan, iminungkahi ng ama ang mag-umpisa sila sa mga ehersisyong posibleng gawin kailanman o kahit nasaan man. Bawat isa sa kanila ay gumawa ng kani-kanilang paraan para magawa ito. Pero agad na pumatok ang ideya ng anak na babae at anak na lalaki. So dahil nga nagkaroon sila ng pagpupulong at napagpulungan nila na magblahad o magbigay ng mga suggestion kung paano masusolusyonan yung problema nila. So yung suggestion nga nung kanyang ama o nung ama dun sa kwento ang nanalo. So dahil nga doon nagbigay siya ng mungkahi na kung saan ay magkakaroon sila ng ehersisyo. Dahil doon nga ay nag-isip yung bawat o miyembro ng pamilya kung ano yung kanilang mga gagawing ehersisyo. At dahil naglahad yung anak na babae at lalaki, yun yung pumatok na ideya nila. At ano ba yung ideya nila? Isa itong ehersisyo na may ritmo at nangangailangan lang ng maliit na espasyo. Noong umpisa, tumutugtog ang isa sa kanila na siya namang susundan ng lahat dahil sa ritmo nito. Sumusunod sila lahat sa ritmo ng walang nararamdamang hiya. Kalaunan, naging bahagi na ng kani-kanilang sarili ang ehersisyo hanggang sa di na lang katawan nila ang sumusunod kundi maging ang kanilang kalooban. So yun, nagbigay nga ng suggestion yung magkapatid, yung anak na babae at anak na lalaki kung saan ay susunod sila sa ritmo kung paano magsasayaw sila sa pamamagitan nun ay na exercise yung kanilang katawan. Pero paglipas ng mga araw ay hindi na lang katawan nila yung sumusunod kundi na din yung kanilang kalooban. Or ibig sabihin nito ay nagiging hindi lang physical na katawan yung nagiging malusog, pati yung takot na nararamdaman nila sa kanilang isip at puso ay unti-unti nilang nalilimutan. Naging bahagi na rin ng hanggang sa pinakasimpleng gawain ang kanilang paghindak, mula sa paghuhugas ng muka hanggang sa pagsisipilyo. Ultimong paghintay na lumabas ang papel mula sa printer, paghahanda ng mainit na tubig para sa kape, pag-aayos ng lamesa para sa tanghalian, at pagsulyap sa telebisyon kapag napapadaan. Sa katunayan, hindi na nga sila nakatayo kapag nag-ehersisyo. Ang ilan sa kanila, kahit nakaupo, nakahiga, o kahit bago matulog. So dahil nga doon sa ehersisyo na yun, ginagawa nila yun, isinasabay nila yung pagsasayaw habang may mga tugtog na kung saan habang kahit may mga ginagawa sila ay sinasagawa pa rin nila yung mga ehersisyo na yun. Kahit nga hindi lang daw nakatayo, maaring yung iba nga daw ay nakaupo, nakahigaan bago matulog, ay ginagawa ang ganong ehersisyo. Di alintana ng pamilya ang kaliwat kanang pagsabog, mga putukan, mga nakalulungkot na balita, at oras ng curfew dahil sa walang tigil nilang paggalaw at pag-indayag sa musika ng pag-ehersisyo. Ang kakaibang galaw sa ika-apat na palapag ng gusaling ito ang sinakatawag ng pansin sa mga kalapit na gusali. Hindi malinaw kung paano ito napansin gayong kahit sa pinakamaliit na bintana ng katabing gusali, mahirap tukuin kung ano ang nangyayari. So dahil sa mga isinasagaw na nilang ehersisyo, ay nalimutan nila o naisang tabi nila yung mga putukan o pagsabog na nangyayari sa labas ng kanilang
bahay. Or sa mga balita ng Corgi, hindi na nila na napapansin yun dahil nga abala sila sa pag-indayog sa musika habang sila ay nag-erisisyo. At yun din yung naging dahilan upang mapansin yung kanilang gusali, yung katabing gusali, dahil nga sa kakaiba nilang ginagawang estratehiya upang maibsan yung kalungkutan na at yung, yung katakutan na kanila nararamdaman. Nang minsang nakaupo at nanonood ng telebisyon at iwinawagayway ng nanay ang kaniyang braso, una tupi at iginagalaw ang balikat ng paulit-ulit, kaliwa kanan, biglang may ingay na bumulabog sa kanilang lahat. Habang nanonood ng cooking show ang nanay, nagulat na lamang siya nang makitang asintado ng bala ang tiya ng chef na kaniyang pinapanood. So yun nga, habang sinasagawa nila yung mga pag-exercise, habang nanonood yung nanay doon na nagsimula na kung saan ay may bala ng baril na lumabas o pumasok sa kanilang loob ng bahay at natamaan nga yung telebisyon na pinanonood dahil ng kanyang ina. At parang walang katapusang sumayaw rin ang bala sa loob ng bahay at tamaan ng mga kawali, pati na rin ang ilaw. Pagkatapos noon, tanging amoy na lang ng nasusunog na plastik at mga piraso ng salamin na nagkalat, kahalo ang natabing na sarsa at mga rikado ang naiwan. Hindi pangkaraniwang mata ang tumutok ng baril sa salamin. Marahil, sniper ang bumaril. Ngunit paniguradong galing sa isang mataas na palapag, maaring mula sa bubong o bintana galing sa kabilang gusali. Namatay ang indayog ng mga puso ng 5 kasapi na mag-anak dahil sa isang balang iyon. Namatay rin ang indayog ng tahanan. Dahil sa balang iyon, napatigil sila. Nanlaki ang kanilang mga mata at napanganga ang mga bibig dahil sa takot. Ngunit ang ritmo pa rin sinusundan ng kanilang mga braso, kaliwat kanan pa rin ang paggalaw ng kanilang mga paa at gumigiling pa rin ang kanilang mga balakang. Sa kabila ng nakagugulantang na pangyayari, nagbabaga pa rin ang kanilang mga katawan mula sa galak ng pagsayaw. So yun nga, dahil nga dun sa pangyayari, nagkaroon ng balak tumama sa loob ng kanilang bahay, ay namatay yung indayog or napalitan yung kasayahan na meron yung puso nila dahil nga sa takot noong simula nang pumasok yung bala ng baril sa loob ng kanilang tahanan. Pero hindi pa rin alintana sa kanila na sa pamamagitan ng pag-i-ersisyo or doon sa mga ritmo or paggalaw nila o sa pagsayaw nila ay napapalitan pa rin ng kasiyahan yung problema na meron sila. So dito ay pinapakita lamang na kaya nating harapin yung mga problema o kahit anong problema man yan, nagagawa natin to ng solusyon kung sama-sama tayo at gagawin natin ng buong puso. Yan lang. At ngayon ay meron dito isang katanungan na inyong sasagutin at i-comment yung sa comment section sa baba at lahat nga to ay graded. So, lahat nga po to ay sasagutin nyo yung katanungan na ito. Ano ang naging dahilan ng pagkamatay ng indayog sa mga puso ng 5 kasapi ng pamilya? Paano ito nakaapekto sa kanilang pagsasayaw? So, i-comment nyo sa comment section sa baba ang inyong kasagutan. Yun lang po at maraming salamat.